panahon pa ni Gerald Bantag at ng iba pang mga personalidad diyan sa Bureau of Corrections, ipinatutupad ang GCash. Mas masahol noon. Kasi bakit? Sa panahon ni Gerald Bantag, grabe ang pagninegosyo ng mga personnel ng Bucor. Binabawasan nila ng hindi bababa sa 20%. Parang pelikula, mga tol. Akalain mo, dati napapanood lamang natin sa pelikula yung mga ganong estilo. Eh, ngayon, ginawa mismo ng isang person deprived of liberty at matagumpay siya na nasa gawa yung kanyang pagtakas dyan sa New Bilibid Prison Maximum Security Compound. Yun, magandang araw sa inyong lahat, mga tol. Ngayon po ay August 22, 2023. At ang isang tanong sa atin sa kasalukuyan, kung matatanggal ba itong si Director General Gregorio Katapang Jr. dyan po sa Bureau of Corrections. Ito ay dahil sa kabilat kaliwat kanang kontrobersiya na kinakaharap po ngayon ng Bureau of Corrections. Hindi naman lingid po sa kaalaman ng lahat na ang kanyang pinalitan na si Gerald Bantag ay napakarami din pong naging kontrobersiya hanggang sa humantong po ito sa pagkakasampa ng kaso partikular doon po sa double murder case kung saan siya po ngayon ay wanted sa batas. Pero iba naman itong kay Gregorio Katapang. Ang pinaka latest controversy dito ay yung pagkakatakas nitong si Michelangelo Cataroja na una pong inakala ng publiko na napatay dyan po sa loob po ng Bureau of Corrections. But it appears now, no, it happened na ito palang si Cataroja ay truly nakatakas at hindi po ito katanggap-tanggap ayon po kay Senator Ronald De La Rosa. The heads should roll ayon po kay Senator Ronald De La Rosa. Kaya mamaya sa pangunguna po nitong si Senator Francis Tolentino ay magpapatuloy po ang hearing sa Senado. Gaganapin po ito kung hindi ako nagkakamali sa compound po ng Bureau of Corrections. Ito pong pag-uusapan natin, continuations po ito ng mga kontrobersi dyan po sa Bureau of Corrections. Pero ako, naniniwala ako na itong si Gregorio Katapang, dumadaan lamang po ito sa matinding pagsubok, dala ng mga iba't ibang kalaban sa politika, mga nasagasaan niya dyan sa Bureau of Corrections. Sa madaling salita, ipinagtatanggol ko si Director General Katapang. At dahil sa pagtatanggol ko na yan, sa mutsaring panglalait ang inaabot ko sa mga tagahanga nitong si Gerald Bantag, na kesyo ako ay kung ano-anong mga pananalitang negatibo na hindi ko na lamang babanggitin sa harapan po ninyo. Anyway, paniniwala po nila yon, wala tayong magagawa sa kanila, hindi natin pwedeng diktahan ang isa't isa kung ano ang dapat po nating paniwalaan. Basta may kasabihan tayo, ang kasaysayan ang huhusga sa sinuman. Kung si Director General Katapang, huhusgahan siya ng kasaysayan sa hinaharap. Itong si Gerald Bantag, definitely, alam na natin kung ano ang naging kasaysayan nito at nag-aantay na lamang tayo ng kumpirmasyon sa korte kung siya ba ay may kasalanan o walang kasalanan sa mga krimen na ipinaparatang po sa kanya. Pero ang mahirap po kasi dito kay Gerald Bantag, hindi natin malalaman ngayon, pati sa kanya, kung siya ba ay walang kasalanan o merong kasalanan kung hindi niya po ito haharapin sa korte. Patuloy po itong nagtatago hanggang sa kasalukuyan at sa katunayan, meron pong 2 milyong piso na reward para po sa pagkakahuli nitong si Gerald Bantag. Dumako tayo ngayon dito po sa balita. Ayon sa balita, ito pong si Senator Ronald De La Rosa ay nagsalita na dapat meron pong managot sa pagkakatakas nitong si Michelangelo Cataroja. Ito pong si Michelangelo Cataroja, siya po yung persons deprived of liberty na napaulat na nakatakas sometime in July. At matapos po ang almost 1 buwan na pagtatago, muli po siyang nahuli ng ating otoridad dyan po sa Angono Municipality. At ngayon, naka-turnover na pong muli dyan po sa may Bureau of Corrections. Unang kaso po nitong si Michael Cataroja ay ang pagkakakonvict doon po sa Presidential Decree 1612. I hope tama yung figure, ano, yung anti-fencing law. At kumakaharap din po siya patuloy sa kasong anti-carnapping law of 2016. Eh, tumakas po siya, kaya nangyari, kinasuhan po siya ng panibago ng paglabag sa evasion of service of sentence sa ating revised penal code. Ngayon,
Dahil po sa pagkakatakas na yan, itong si Michael Angelo Catarroja, nasusubok ngayon ang administrasyon ni Katapang dyan po sa Bureau of Corrections. In particular, yung kanyang naging pamamalakad matapos po ang pagkakatanggal dito kay Gerald Bantag. Pakinggan po muna natin ang balita kung saan mamaya, siyempre magpapatuloy ang hearing dyan sa Senado. Yan po ay sa pangunguna ng isang PDP laban senator na si Senator Francis Tolentino. Kasama niya dyan, of course, si Senator Ronald De La Rosa. At nung nakaraang hearing, nakita din po natin ang again isang PDP laban senator na si Robin Padilla. Pakinggan po natin ang balita na ito, mga tol, bago po tayo magbigay ng reaksyon sa mga sasabihin nitong si Senator De La Rosa at iba pang mga sirkumstansya sa balita pong ito. The Senate Committee on Justice and Human Rights will investigate on Tuesday, August 22, the escape of inmate Michael Catarroja from the New Bilibid Prison. The hearing will be held inside the Bureau of Corrections Review Corps compound in Manila. Huwag natin palagpasin mamaya yan, ha? Pero tayo naman, manonood na lamang ako. I do not know kung kayo ano naman ang magiging activity nyo mamaya. Hindi ko sasabayan ng live streaming ng Senado. Panonoorin ko ng maayos. Nung sa ganon, ma-equip ako ng tamang kaalaman sa mga nangyayari dyan po sa Bureau of Corrections. Katulad po ng nakikita natin sa screen ngayon, maaaring sila din po ang humarap mamaya ng mga senador sa pagtatanong na gagawin, in particular dito kay Director General Catapang. At sana maging resource person din yung tumakas na si Catarroja, kasi ang unang naging pahayag nitong Catarroja sa harapan ng publiko, siya daw ay nagpanggap na ibang individual, tapos lumabas lamang ng napakadali sa Bureau of Corrections na napaka-unbelievable sa pananaw nitong si De La Rosa. Pero kinalaunan, binago niya po yung statement na yan at nagpakita po siya ng demonstration na mapapanood po natin dito sa balita kung paano po siya tumakas dyan po sa Bureau of Corrections Maximum Security Compound sa New Bilibid Prison. Parang pelikula, mga tol. Akalain mo, dati napapanood lamang natin sa pelikula yung mga ganong stilo. Ngayon, ginawa mismo ng isang person deprived of liberty at matagumpay siya na nasa gawa yung kanyang pagtakas dyan sa New Bilibid Prison Maximum Security Compound. Pero para sa akin, hindi pa rin ito kapanipaniwala. Tingin ko meron talagang nagpatakas dito kay Michael Angelo Catarroja para maging matagumpay siya sa kanyang paglabas dyan sa NBP. Saka napakatanga naman itong Catarroja, no, matapos tumakas sa Maximum Security Compound ng New Bilibid Prison, bumalik kung saan siya nakatira. Common sense naman yun. Ano? Na kapag ka ikaw, takas na bilanggo o wanted sa batas, ang unang-unang dapat maisip mo, pupuntahan ka ng otoridad kung saan ka naninirahan, kung saan ka lumaki, kung sino yung mga ka-associate mo, mga kamag-anak mo. Yun yung pinaka-common sense, eh. Kaya ako, hindi ako naniniwala na si Gerald Bantag nagtatago sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang lugar na kinalikhan, sa kanyang tinitirahan. Hindi ako naniniwala na si Gerald Bantag doon lamang naglalagay. Itong si Gerald Bantag, tingin ko may nagkakanlong dito ng isang tao na perhaps may kapasidad para po magtago ng isang takas sa batas. Going back, dito po sa pinapanood po nating balita, ano ang maaaring mangyari mamaya? Ang sinasabi po ni Senator Francis Tolentino, magpo-focus lang daw po sila sa pagtakas nitong si Catarroja. Pero syempre, alam naman natin na hindi po ganun yung nangyayari kinalaunan. Nahahalungkat ang maraming mga bagay-bagay. At sana sa paghahalungkat nila ng mga bagay-bagay na ito, mauwi po ito sa tamang legislation na magagamit natin o ng ating mga authority para sa pagpapatupad ng batas sa hinaharap. Kasi most of the time, marami nang nadidismaya sa Senado, eh. Bakit? Parang ang nangyayari kasi, kung ano yung gusto ng mga senador, yun lamang yung gustong iparinig sa harapan po ng publiko. Pagka nagsasalita na yung mga resource person, parang hindi rin katanggap-tanggap sa kanila. Para saan pa at nagtawag sila ng mga resource person kung ang sasabihin naman ito hindi katanggap-tanggap sa kanila?
In fact, hindi naman po sila nandiyan para manghusga. Sila po ay nandiyan para po dinggin lamang ang mga sinasabi ng resource person as long as it is true. And maging batayan po ito para po sa pagpapanukala nila ng batas sa hinaharap. Kaya nga, hearing in aid of legislation. Ganun pa man, iba yung nangyayari. Pero sa Kongreso, kahit paano, mas maganda ang pagtingin po natin ng isinasagawang hearing. Kasi unang-una, there is an order. Walang basta-basta sumasabat. Merong pagkakataon ng bawat isa na magtanong doon sa resource person at merong particular na oras at maayos ang pag-a-administer ng hearing ng chairperson nito. Sana ganun din yung makita po natin sa Senado na meron pong order at hindi basta-basta din pinapagalitan yung mga resource person kahit sino pa ito. Regardless kung yan ba ay respondent, persons deprived of liberty, kasamahang public servant, o kung sino man. Dapat meron pa rin respeto ang Senado para sa resource person. E kapag sila nasasagot ng pabalang, kasama na rin ang Senado ang Kongreso, madalis silang nagiinit ang ulo at binabantaan kagad nilang i-contempt yung kanilang resource person. E kung ayaw nila ng ganoon palang attitude, dapat kahit paano, ipinoposisyon nila yung kanilang mga sarili bilang mambabatas sa tamang decorum. Observe lang po namin yan, mga senador at mga kongresista. Kasi hindi lang naman ako marahil ang nakaka-observe niyan. Baka ang iba rin po nating mga kababayang Pilipino. In short, sana ibalik sa dati. Ano? Kung ano man yung mga pamantayan dyan po sa Senado at even sa Kongreso. Marami ng mga veteran senator ang nagpahayag po ng pangyayari na yan. Na napapansin nila, medyo nawawala na po yung decorum sa ating Senado. Anyway, comment ko lang naman yan at opinion. Nasa sa inyo naman yan kung makarating po sa inyo to. I hope hindi kayo magalit sa akin. Pero yan po ang nilalaman ng saloobin po namin. Hindi lang ako, marahil pati ang mga manonood po namin dito sa Top 1. Tuloy po natin ito pong balita, mga tol. A city as a continuation of the panel's inquiry on the alleged mass grave at a septic tank inside the National Penitentiary. In a video released by UCOR on Sunday, August 20, Catarroja reenacted how he was able to escape by supposedly hiding under a garbage truck. Parang sa pelikula lang, ano? Dati pag nanonood tayo ng pelikula, ganito yung nakikita natin sa mga bida o kaya sa mga kontrabida. Ang unang tanong sa akin dito, mga tol, paanong nangyari na si Catarroja malayang nakalapit dito sa garbage truck? Considering na yung kanyang kinalalagyan ay maximum security compound. Paano nangyari na si Catarroja sa oras nang siya ay tumakas, malayang nakakilos para makalapit nga dyan sa truck at the same time walang nakakita? Kaya napaka-imposible talaga, mga tol. Marahil ayaw lang din magsalita ng mga kapwa niya persons deprived of liberty o kaya naman meron talagang nagpatakas para magkaroon ng issue at mahalungkat kung ano man ang gusto nilang halungkatin diyan po sa Bureau of Corrections. Nahalungkat ang wifi. May nag-comment. Ako daw ay bobo. Una, hindi ko napapatulan yung mga negatibo dito sa channel po namin. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi nandito kayo kahit paano, kahit ayaw nyo sa sinasabi ko, nadidinig nyo kung ano yung mga opinion ko. Ang wifi, yan po ay naaayon sa International Standard for the Treatment of Persons Deprived of Liberty. Yan po ay pagsunod sa ating commitment sa United Nations. Merong clearance yan mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang wifi ginagamit sa tinatawag na idalaw. Itong idalaw, ito yung kaparaanan ng mga persons deprived of liberty, lalong-lalo na yung mga hindi po nadadalaw ng kanilang mga pamilya dahil sila ay napakalayo sa Bureau of Corrections. Ito yung pagkakataon na kahit paano nabibigyan ng tamang trato dahil kahit mga persons deprived of liberty ang mga yan, meron po silang still karapatang pantao.
Kaya kung kine-question ninyo ang Wi-Fi na ipinatupad lamang nitong si Gregorio Katapang, eh wala na tayong magagawa. Ang mali lamang dito sa ginawa ni Katapang, at dapat makita din po ito ng publiko, eh pinagkatiwala po nila, in particular ng superintendent ng New Bilibid Prison, sa kanilang mga gang leader yung paggamit ng Wi-Fi. Maybe dahil kulang sila sa personnel, at the same time, sobrang dami kasi ng persons deprived of liberty. Pero ang sinasabi dyan ni Katapang, babaguhin ang sistema at magkakaroon yata ng pagpapatupad na mismong Bureau of Corrections personnel na ang mag-handle ng Wi-Fi. Pero hindi dapat alisin yan. Kasi bakit? Yan ay para sa persons deprived of liberty, in particular, idalaw. Mali lang yung implementations, pero hindi po ninanais yan para gumawa ng illegal na aktibidad. Kasi kayo, ang napapapatol ako sa inyo, lagpasan na lang natin yung komento na yon. Going back, sa isa pang issue, sa GCash, panahon pa ni Gerald Bantag at ng iba pang mga personalidad dyan sa Bureau of Corrections, ipinatutupad ang GCash. Mas masahol noon. Kasi bakit? Sa panahon ni Gerald Bantag, grabe ang pagninegosyo ng mga personnel ng Bucor. Binabawasan nila ng hindi bababa sa 20% ang interest para lamang makapag-cash out itong mga person deprived of liberty ng kanilang mga pera through GCash na pinadala ng kanilang mga kamag-anak. Ang mali lamang nitong si Gregorio Katapang, eh dapat katulad ng sinabi ni Congressman Dan Fernandez, alisin na yung mga porsyento at mismong Bureau of Corrections na ang magpatupad. Ganun pa man, ang pangangatwiran kasi dyan ni Katapang, inalis na sa personnel ng Bureau of Corrections dahil sa korupsyon. Eh, napunta naman ito sa persons deprived of liberty, 3%. Kaso nga lang, ganun pa rin, meron pa rin porsyento. Ang inanais ngayon ng pamunuan, tanggalin na ang porsyento, ay ng Kongreso, tanggalin na ang porsyento at bahala na sila kung paanong sistema nila mai-implement ito nang hindi nagkakaroon ng korupsyon sa loob ng Bureau of Corrections. Yan yung mga issue na ilan sa mga ni-raise ng mga kongresista at ng mga senador. Pagdating doon sa video, that is very unfair ang ginawa ng Senado. Naging fair ang Kongreso. Dalawang hearing kasi yan eh. Bakit unfair ang ginawa ng Senado? Basta lang nila iniladlad sa harapan ng publiko without claiming or anything na yun ba ay talagang galing sa loob ng Bureau of Corrections, may magpapatunay ba dito, may mga testimonya ba na magsasabi na ito talagang video na ito ay galing sa Bureau of Corrections. Ang sinabi lang ni Senator Francis Tolentino, wala silang paghuhusgang gagawin, basta kayo na lamang ang humusga at ipinlay lang nila doon sa harapan ng publiko. At sinasabi niya lamang na hindi nagsisinungaling ang video. Pero nung pinanood po natin ito sa Kongreso, napag-alaman natin in particular na yung pagre-repack ng shabu na sinasabi na kontrabando dyan po sa loob ng Bureau of Corrections, yung taong nagre-repack ay hindi naman pala persons deprived of liberty na itinuturo una doon sa Senado. Kasi bakit natin nasabi? Si mismong Congressman Dan Fernandez tinanong yung itinuturo sa Senado na nagre-repack di umano ng illegal na droga. Siyempre, tatanggi yun kasi illegal yun eh. Pero ang naging batayan para hindi maniwala si Congressman Dan Fernandez at maging fair para sa Bureau of Corrections ay yung nakikita sa mga kamay nito. Doon sa video na ipinlay pareha sa Senado at sa Kongreso, malinaw na wala pong tattoo yung nagpapak ng illegal na droga doon sa video na ipinresent. Pero yung sinasabi nila na nagpapak, eh merong mga tattoo. O kaya yun pa lamang, malinaw na parang merong something wrong doon sa mga ipinakitang video. Kaya it appears now na it could be a demolition job laban po sa kasalukuyang administrasyon dyan po sa Bureau of Corrections para matanggal itong si Gregorio Katapang. Alam naman natin na si Gregorio Katapang maraming galit dito. Ang unang-unang galit dito si Gerald Bantag. Kasi bakit galit si Gerald Bantag dito? Pinagbibintangan niya kasi si Katapang
na dahilan ng lahat kung bakit siya natanggal diyan sa Bureau of Corrections kasama itong si Secretary of Justice Boying Remulla. Pangalawang mga galit dito, yung mga nagnenegosyo diyan sa loob ng Bureau of Corrections, possibly yung mga dating personnel ng Bucor na natanggal na at yung iba na nanatili pa. O mga negosyo katulad ng GCash na hindi na nila magawa sa kasalukuyan at iba pang mga corrupt practices diyan po sa loob ng New Bilibid Prison na hindi nila magawa ngayon dahil nababantayan na sila. Pangatlo, itong mga drug lords na ngayon tinransfer na po sa Sablayan Prison and Penal Farm na hindi nagawa ng sino mang Bucor director. Tanging si Katapang lamang ang nakagawa na ang mga drug lords tanggalin na dyan sa New Bilibid Prison at itransfer sa ibang lugar para totally mawalan sila ng komunikasyon sa labas ng kulungan. Okay? Balik tayo dito sa balita, mga tol. Pag umikat siya, hindi ka tatamaan. Sabi niya, tumakas siya, sumabay sa mga bisita, ng dalaw, marami pong tanong na kailangan niyang i-explain paano siya nakasakay sa garbage truck. For Senator Ronald De La Rosa, Catarroja's escape is unacceptable. Sobra, sobra lapses. Sobra na that's unacceptable. Maximum security compound. Yeah, hindi talaga kasi katanggap-tanggap ito eh. Katulad ng sinasabi dito ni Senator Ronald De La Rosa, mga tol. Ang pagkakatakas nitong si Catarroja diyan sa Bureau of Corrections National o dito sa Maximum Security Compound ay nakakahiya. At dapat meron talagang managot dito. At mamaya titingnan natin kung ano ang magiging flow ng hearing nila. Kung makapapakita man nila sa harapan ng publiko kung sino yung mga possible na merong liability sa pagkakatakas nitong si Catarroja. Sinasabi dito ni Senator Ronald De La Rosa na maaaring magsimula yan sa dito sa may tagapangasiwa ng Maximum Security Compound. After that, aakyat yung command responsibility sa superintendent ng New Bilibid Prison. And kung possible, yung command responsibility mapunta pa sa Bureau of Correction Director. Aalamin natin yan mamaya. But inuulit natin, mga tola, ang Senado, wala po itong kapangyarihan para po mag-impose ng penalty. The only thing that they can do is to hear and legislate. Ano? Kaya nga, hearing in aid of legislation. Marami kasi sa ating mga kapwa Pilipino ang hindi nakakaunawa kung ano po ang trabaho ng Senado at Kongreso. Lagi nilang sinasabi, puro hearing, wala naman nangyayari. Mali po kayo. Kung nag-hearing, meron pong nangyayari. Kasi meron transcript yan eh. Yung transcript na yan, yan po yung magiging basis para eventually mag-come up sila sa bill or proposal at hopefully maging batas po ito sa hinaharap. Lahat po ng mga batas na umiiral sa kasalukuyan, yan po ay produkto ng hearing in aid of legislation. Kaya sana i-equip po natin yung ating mga sarili na nakikita natin ang mga senador na nag-hearing. Kasi kapag ka ang mga senador at mga kongresista hindi na nag-hearing, ibig sabihin hindi na sila nagtatrabaho. Baligtad po kasi yung nangyayari ngayon sa harapan ng publiko eh. Puro kayo hearing, pagsasayang yan ng pondo ng bayan. Hindi po, ang hearing ay pagtatrabaho ng mga senador para po sila ay makapag-come up ng isang maayos na proposal para maging batas sa hinaharap. O yan ha, dami na nagagalit sa akin kasi pinagtatanggol ko si Katapang. Even yung mga kapwa natin PBBM supporter nagagalit sa akin dahil pinagtatanggol ko si Katapang. Alam nyo, objective kasi ako mag-isip. Ano, hindi ako nakabase sa popular lang na popularity lamang. Today, mark my word. Director General Gregorio Catapang is very unpopular. Yung kanyang circumstances na ginagawa diyan sa loob ng Bureau of Corrections is not popular to the public. Pero mark my word, history will tell us kung ano ang naging serbisyo nitong si Gregorio Catapang diyan sa Bureau of Corrections.
Kung mali ako sa aking pagkakaalam, eh wala akong magagawa, tao lang. Pero malakas ang pakiramdam ko na sa pamumuno nitong si Gregorio Katapang, lahat ng mga galit dito kay Gregorio Katapang, lalamunin nila ang kanilang mga salita sa hinaharap. Kayo na mga nagsasalita partikular sa akin ng hindi maganda dahil ako ay sumusuporta kung sino yung duly constituted authority, lalamunin ninyo ang inyong mga sinasabi. Kung matanggal si Katapang, so be it. At doon na din matatapos yung aking pagsuporta sa kanya. After all, kaya ko lang naman sinusuportahan si Katapang dahil sa paniniwala ko na kapag ka ikaw pinagkatiwalaan ng Pangulo, pagkakatiwalaan na din kita. Ngayon, ibabalik nyo sa akin yung sinabi ko. Eh hindi naman si PBBM ang nagtiwala kay Katapang, si Boyeng Remulla. Tandaan nyo po ito. Ang signatory po ng appointment paper ni Boyeng ni Director General Katapang ay si Pangulong Bongbong Marcos. So, kung si PBBM ang pumirma ng kanyang appointment paper, sa tingin niyo hindi siya pinagkatiwalaan nitong si PBBM? Nagkakamali kayo. Hindi po ganoon si PBBM na basta na lamang pipirma, ipagkakatiwala yung pirma niya sa mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Meron po yung sariling desisyon. Inendorso lamang nitong si Boyeng Remulla si Katapang kay PBBM, pero sa huli, si PBBM ang nagtiwala dito. Kaya pinagkakatiwalaan ko po ito. After all, wala naman akong nakitang so much na pagkakamali para dito kay Gregorio Katapang. In fact, itong mga nangyayari sa Bureau of Corrections is caused, kung meron mang mga mali talaga dyan, by the superintendent appointed during his term. Pero papasok yung command responsibility, kaya nga malalaman natin yan mamaya. Marami ng mga tinanggal na empleyado ngayon sa Bureau of Corrections. At tingin ko may mga matatanggal pa dito. Eh kung kailangan tanggalin si Katapang, pero dapat merong patunay na nagkamali siya katulad ni Gerald Bantag na ipinagtatanggol ng mga tagahanga niya. Kaya natanggal si Gerald Bantag dahil sa sobrang korupsyon, sobrang talamak na paggawa ng mali sa loob ng Bureau of Corrections, pero hindi nyo yan nakikita. Nakikita nyo lamang ngayon yung mga kaunting mali sa mga administrations o sa pag-a-administer ng mga panuntunan diyan po sa loob ng Bureau of Corrections. Pero halos i-crucify nyo na itong si Katapang. Eh, uulitin ko, tanging si Katapang ang nakapaglipat sa mga drug lords diyan po sa New Bilibid Prison. At yung ginawa na yan ni Katapang na paglipat ng drug lords sa New Bilibid Prison, mula sa New Bilibid Prison patungo sa ibang prison and penal farm, I believe isa sa mga solusyon para yung paglipana ng mga droga diyan sa New Bilibid Prison ay mabawasan kung hindi man ma-put into zero. O, tuloy tayo sa balita. Kahit paano, nai-equip kayo ng kaalaman. Ano? Kahit galit na galit kayo sa akin, nadidinig nyo ako, yun ang mahalaga. Pero hindi ko na kayo papatulan, mga bashers. Tuloy tayo, mga tol. We look into to identify whether or not Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. should also be held accountable over the incident. Ang line of reasoning niya is that hindi naman talaga direkta siyang namamahala dyan dahil meron mga in the first place, may level of the chain of command. Kung, alam nyo, ito nga mismo si Senator De La Rosa nang galing dyan sa loob ng Bureau of Corrections bilang Director General. Alam niya ang problema, alam niya ang naging kagawian dyan, pero siya mismo pumuri kay Director General Katapang. Kasi hindi naman pupuri itong si Senator De La Rosa kay Katapang kung wala siyang nakikitang pagbabago. Nakikita niya ang pagbabago. O kaya, I don't care kung mabawasan ang mga followers ko dito sa page ko. Sooner or later, magkikita-kita tayo sa finals. Marami ng mga nagalit sa akin dahil sa unpopular stance ko dito sa aking live streaming. Pero pinaninindigan ko yan. Kung ngayon pinagtatanggol ko si Gregorio Katapang, wala mang nakakakilala sa akin dyan sa Bureau of Corrections, okay lang sa akin. Hindi naman ako nandirito para kahit kanino eh. Nandirito dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. At kung kayo PBBM supporter,
Hindi ko na isasama loyalista kasi PBBM supporter ako eh. Eh dapat nauunawaan niyo yung sinasabi ko. Ano? I am here to support, not to criticize. Ano, kung merong pagkakamali si Pangulong Bongbong Marcos at sa tingin niyo appointment ito ni Katapang bilang PBBM supporter, hindi ko i-criticize si PBBM. Ano? Ipo-promote ko pa rin kung ano yung mga magagandang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno, in particular dito sa topic na ito, yung nangyayari diyan sa loob ng Bureau of Corrections. O tuloy natin ito, mga tol. Baga, ang pinaka-in-charge talaga diyan is yung in-charge diyan sa maximum security compound. Then after that, tataake sa level yan ng superintendent ng New Bilibid Prisons. Then after that, kay view courtship na yan. So titingnan natin kung hanggang saan yung aabot yung command responsibility. Katapang, for his part, vows that all those involved will be sanctioned. He notes that up to 8 personnel that were on duty at the time of Cataroja's escape have been relieved from their post while the investigation is ongoing. Malaking ano po yan. Yan. Ito ang... Ito ngayon ang nasa center ng spotlight. Si Gregorio Katapang na kinagagalitan ninyo. Okay? Okay lang yan. Magalit kayo ng magalit kay Gregorio Katapang, husgahan nyo siya dahil sa sub 44. Unang-una, kapag hinusgahan ninyo si Katapang dahil sa sub 44, ibig sabihin, you are uninformed sa totoong pangyayari. Ganito yan. John Castro, alam ko nanonood ka madalas dito. Kapag hinusgahan mo si Katapang dahil sa sub 44, you are uninformed. Bakit uninformed ka? Meron kasi tayong tinatawag na command, chain of command sa hierarchy ng Armed Forces of the Philippines. And during that time, the president was Noynoy Aquino. The chief of staff was Gregorio Katapang Jr. And the operations exodus, offline exodus, done by PNP SAP, ginawa iyon ng wala pong proper coordination sa Armed Forces of the Philippines. Kaya basically, hindi alam yon ng Philippine Army nor the Chief of Staff. Ang nakakaalam ng operations, the Special Operation Force Director, the then suspended Chief PNP Purisima, and the President Noynoy Aquino. Hindi alam ito ng DILG Secretary, hindi alam ito ng Chief of Staff, hindi ito alam ng Philippine Army. Pagdiinan natin, hindi ito alam ni Gregorio Katapang. Pinasok nila ang Mama Sapano. Pagpasok nila doon, successful, they neutralize Marwan. Ang problema, nag-engage na eh. Nagputo ka na. May mga unfriendly forces. Nandoon ang MNLF, MILF, BIFF, at iba pang mga local armed group. Na corner ngayon ang Special Action Force. Humingi sila ng reinforcement sa ating Philippine Army. Pero walang magawa ang Philippine Army kasi walang utos sa taas. Nakukuha nyo po yun. Madali nyo lang kasing sabihin eh. Pag hindi kayo pulis, pag hindi po kayo sundalo, pag civilian kayo, I'm sorry to say that, ako civilian na ako ngayon, pero pag civilian po kayo, hindi nyo po mauunawaan how the chain of command works. Kahit humihingi na ng reinforcement ang SAP, hanggat walang clearance mula sa pinakamataas, hindi po yan magagawa. Walang bayani na tinatawag sa chain of command. Hindi pa pwedeng iutos ng Philippine Army Commander, bombahin ninyo yung mga taong nagko-corner sa SAP nang walang utos mula sa Chief of Staff, nang walang utos mula sa Pangulo ng Pilipinas. Pinaliwanag na yan makailang beses ni Colonel Harold Cabunok.
ang Philippine Army, I believe commander siya ngayon ng isang regional training center diyan po sa Philippine Army. Makailang beses po yung pinaliwanag na walang pananagutan si Gregorio Katapang sa Sub-44. Kung ang sinisisi ninyo si Katapang dahil napanood nyo sa Senado, mali yung paninisi ng senador kay Katapang during that time. Madali lang kasi sabihin yun eh. Kapag ka ikaw, civilian ka, eh kung ako dyan, pabubomba ko kagad yan, kaya nyo sabihin yan. Pero hindi nyo kasi alam kung ano ang maaaring maging consequences ng actions ninyo kapag kayo yung commander at sinuway ninyo yung chain of command. Diba? Oh, anyway, kahit ipaliwanag ko sa inyo yan, ang inyong paniniwala naman hindi na mababago. Pero, sa tingin nyo ba, kung si Gregorio Katapang Jr. ay merong dapat naging pananagutan sa panahon ng Sub-44, palalagpasin siya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Isipin nyo nga po yan. Ang dating Duterte administrations, walang pinalagpas na kalaban sa politika yan. Lahat kinasuhan nila. Hindi lang sila nagtagumpay kay Noynoy. Kasi antimano na basura yung kaso kay Noynoy Aquino. Pero kinasuhan nila mga dapat kasuhan, in particular si Leyla de Lima. Lahat ng mga kumalaban sa Duterte administrations na pagkakasuhan. Si Trillanes, tinry nilang kasuhan pero hindi rin nag-prosper kasi wala rin silang ebidensya. Si Lenny Robredo, kinasuhan din ng Duterte administrations pero naibasura din dahil walang sapat na ebidensya. Ngayon, hindi ko pinagtatanggol yung mga dilaw na yan. Sinasabi ko lamang kung ano ang katotohanan. Kasi ang problema sa atin, hindi tayo makamove on. Ano? Hindi tayo makamove on sa mga bagay-bagay dahil sa maling paniniwala. Like for example, we have to move on sa pagkakapatay dito kay Ninoy Aquino. Pero tayo, kaliwat kanan ng paninira pa rin, pagsasabi ng ganito ang naging kasaysayan, samantala ang mismong pangulo po natin, nakiisa sa pagdaraos ng Noynoy, ng Ninoy Aquino Day. Kaya bakit ko ngayon kokondenahin si Ninoy Aquino kung yung mismong sinusuportahan ko na si Pangulong Bongbong Marcos, eh nakikiisa, naglalayo na magkaroon ng pagkakaisa tayong mga Pilipino. Yon ang mahirap sa inyo. Sisi kayo ng sisi sa mga tao na kahit sa totoo lang, tapos na. Wala nang magagawa ang paninisi ninyo. We have to live today and prepare for tomorrow. Leave the past behind, but make it a lesson para hindi tayo magkaroon ng problema sa hinaharap. Tuloy tayo dito sa balita, mga tol. Pinabayaan po nila o natakasan sila ng PDL. Titingnan natin kung hanggang saan pwede maging makasuhan yung negligence ng mga gwardiya at that time. Oh, yan, aabangan natin yan mamaya kung ano yung mangyayari dito sa hearing sa Senado. Ngayon, bago tayo magtapos sa ating programa, syempre hindi katanggap-tanggap sa inyo mga sinasabi ko, yet nandito kayo nanonood. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Kasi sa 700 na nanonood sa atin, sabi nung isang commentor kanina, wala na daw nanonood sa akin. Dito sa YouTube, sa Facebook, ang nanonood po sa akin is more than 600. Saka I don't care kung mayroong mang manood o wala. Basta yung mga talagang kilala ko na every now and then nandito sa atin, sumusuporta, magpapatuloy ako. Yun po ang buhay ko eh. Ano, hanggat may nanonood dito sa akin na nandyan sila, yung mga hindi ko bashers, magpapatuloy ako. Sila ang dahilan. At the same time, kung bakit nabubuhay si Top 1 at ang pamilya ko dahil binabayaran ako ni Facebook at saka ni YouTube at naipagpapatuloy ko ang pagsuporta kay PBBM sa pamamagitan ng social media. Okay, kaya without you knowing it, yung mga bashers ko, natutulungan nyo din ako dito. Ano, I don't need to argue with people na merong mga thinking like you. Kaya nga nagbabago na ako ngayon, di ko na kayo pinapatulan. Ang mahalaga, nandyan kayo, naririnig nyo ako. Sooner or later, lahat ng mga sinasabi ko dito, marirealize ninyo kung mali ba ako o tama. With that, maraming salamat. Hindi na po ako magbabasa ng inyong mga komento. Nang sa ganon, kayong mga basher, eh,
humupa ang inyong sama ng loob. Ang aga-aga, galit kagad ang nararamdaman ninyo kay Top 1. Hindi po mabuti yan para sa inyong kalusugan. Tumatanda na kayo. Most of you na nanonood sa akin, di hamak na may edad po sa akin, I am 43 years old. Most of you na nagmumura sa akin ngayon, nagagalit sa akin, baka nasa 50, nasa 60s na kayo. Ingatan po ninyo ang puso ninyo. Anyway, lahat tayo papanaw, pero mahirap naman na pumanaw kayo sa ganitong kaagang panahon at nang dahil kay Top 1. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.